Nangungunang anim na most hated zodiac signs. Natukoy ng mga astrologo ang mga pangunahing bentahe at disadvantage ng mga zodiac sign at bakit naging top 6 na pinakakinasusuklaman na mga zodiac sign ang mga ito. Walang taong perpekto, kaya wala kang dahilan para maniwala na ikaw ay exception sa panuntunan, narito ang mga kakaibang bagay na ginagawa ng mga zodiac sign na ito nang hindi nila namamalayan. Ang mga Scorpio at Gemini ay nag-e-enjoy sa pag-okupo sa unang dalawang lugar ng rangkang, pagdating sa pinakakinasusuklaman ng mga zodiac sign, sa isang banda, pinaniniwalaan na ang mga Scorpio ay masyadong makontrol, masama, matigas ang ulo, misteryoso, at pabago-bago ng isip. Sa kabilang banda, ang mga Gemini ay kilala na labis na nagpapalabis, at sila ay lumilitaw na pabaya, mali, at hindi tapat. Ngunit ang lahat ng ito ay mga stereotype, ang bawat zodiac sign ay may kani-kanyang imperfections. Bilang karagdagan, hindi patas na husgahan ang zodiac sign, i-judge at kamuhian ang tao, o sa pinakamainam, don't hate anyone, dahil walang sinuman ang perpekto, kahit pati ikaw. Kaya naman narito na ang anim na zodiac sign na pinakakinasusuklaman at ano ang dahilan. Gemini. Sinasakop ng Gemini ang nangungunang lugar sa tuktok na ito dahil ginagawa nila ang lahat ng pinag-isipan. Ang Gemini ay madaling maging irritable, paiba-iba, at nervous. Kung maiiwasan mo ang pagtatalo sa kanila, gawin mo. Ang mga ito ay mahusay na nagsasalita, lubhang kapani-paniwala, manipulative, at alam nila kung paano i-twist ka. Ayon sa mga kadahilan ng ito, ang Gemini ay itinuturing na pinakakinasusuklaman na zodiac sign. 2. Scorpio. Ang mga Scorpio ay misteryoso at madalas na tahimik, ngunit sa sandaling sila ay magalit sila ay talagang nakakainis. Ang mga Scorpio ay hindi nakakatugon sa mga kinakailangan ng sinuman, ipahiwatig nila na hindi nila nakikita o naririnig ang mga nasa paligid nila. Posibleng ganap na magsara ang Scorpio sa harap ng ibang tao at sa huli ay hindi sila magugustuhan, dahil na rin siguro sa sensitivity nila. Masyado silang seloso, possessive, at masungit pagdating sa pag-ibig. 3. Libra. Mas gusto ng mga pinamumunuan ng zodiac sign na ito ang balanse, kaya maraming tao ang magagalit kapag nagsisikap si Libra na lutasin ang ilang partikular na sitwasyon. Iniaalay nila ang kanilang lakas sa mga taong nakapaligid sa kanila, ngunit hindi nila namamalayan kapag lumampas na sila sa mga limitasyon at nauuwi sa pagkabalisa ng ibang tao, possessive sila at sobrang seloso. Kahit na ayaw nila sa isang bagay, pinanghahawakan nila, para lang hindi mahulog sa kamay ng iba. At ito ay totoo pagdating sa mga bagay, at pagdating sa mga tao kung ikaw ay partner sa buhay o kaibigan. 4. Leo. Ang mga Leo ay labis na nagsisinungaling at sila ay masama sa mga nakapaligid sa kanila. Wala silang pakialam sa damdamin ng iba at pinagtaksilan sila nang hindi iniisip kung may malaking taya sa gitna. Wala silang pagsisisi anuman ang kabigatan ng kanilang mga ginawa, ang mahalaga ay makarating lamang sila sa gusto nila. Nagsisinungaling sila sa iyo ng walang pag-aalinlangan at hindi kailanman aamin sa kanilang mga pagkakamali, karamihan sa mga katutubo ng Leo ay tamad. Mas gusto nilang hayaan ang iba na gawin ang trabaho para sa kanila at samantalahin ang bawat minuto na maaari nilang gugulin sa walang kabuluhan. 5. Capricorn. Ang mga Capricorn ay pinangungunahan ng mga panloob na bagyo, na kadalasang nagiging pagnanais na sugpuin ang iba. Mas gusto nilang huwag ipakita ang kanilang malalim na damdamin sa sinuman at nahihirapang i-orient ang kanilang sarili sa mga hindi inaasahang sitwasyon, mga bagay na hindi gaanong kanais-nais sa mga nakapaligid sa kanila. Gusto ng Capricorn na magmukhang superior, palaging itinutuwid ng Capricorn ang mga nakapaligid sa kanya at ipinapakita sa kanila kung gaano sila mali. Anuman ang larangan, ang Capricorn ay palaging may sasabihin o isang obserbasyon na gagawin. 6. Aquarius. Napaka-agresibo ng Aquarius and it doesn't take much to show this side of them. Napakayabang ng Aquarius na nakakaramdam sila ng pagkabigo sa kaunting salita sa kanilang kapinsalaan, na nangangahulugang aatake sila ng hindi nag-iisip. Maaari itong magbigay sa iyo ng hindi kasiya siyang mga sorpresa. Ngayon ay maaari mo siyang maging kaibigan, bukas ay papatunayan niya sa iyo na kahit ang mga kaaway ay hindi maaaring baliwalain katulad ng ginagawa niya.